Hello guys, masayang araw sa ating lahat and welcome back po muli sa ating YouTube channel. So guys, andito na naman po tayo sa ating video vlog para makapagbigay ng kaunting tips with regards po sa appliances. So our topic for today na appliances is yung Panasonic na bottom freezer ref na ang model ay Pana bottom freezer ref na NRBV320XSPH. Ito po yung 10.2 cubic feet na bottom freezer ni Panasonic, guys. Guys, yung sample ng Panasonic bottom freezer ref na 10.2 cubic feet. Kung nakita nyo na yung unang labas na bottom freezer ref ni Panasonic na ang model ay NRBV288QSPH. Ito po guys yung maliit na version niya, no? Because 9 cubic feet lang po ito. So, kung nakita nyo na po ito in actual, ang difference niya lang po, si 10.2 cubic feet sa chiller section, sa bandang taas ng ref, bali tatlo yung layer niya. Tatlo. So, sa 9 cubic feet, dalawa lang po. Tapos ang sumunod na doon sa lower portion niya is yung guys prime fresh section niya. Doon po nilagay yung mga ready to cook na lulutuin na ulam. So speaking guys of prime fresh nung dalawa guys, yung bagong labas na 10.2 cubic feet, mas advanced po yung prime fresh feature niya. Kasi yung bagong labas, which is ito yung dinidiscuss mo natin, yung 10.2 cubic feet, ang prime fresh niya is prime fresh plus, may plus po siya. So, mas efficient daw yon with regard sa pagpapalamig ng ready to cook na lulutuin dun sa prime fresh section niya. So, yun, mas advanced. And then guys, dun sa bottom freezer ng dalawa, parehas lang po sila ng laki. So, walang pinagkaiba. So guys, with regard sa texture, no, yung itsura po ng dalawang unit, syempre, mas elegant po tignan yung 10.2 cubic feet because of semi-stainless na po yung pagkakagawa nung, sa labas ng texture ng unit na to. And additional guys, yung mga controller niya, sobrang elegant tignan. Nasa labas na po siya and then pindut-pindut ka na lang. And yun, di ba? Pagka nakita nyo in actual po yung unit, light indicator na lang po yung mga makikita mo kung saan po siya nakaset. And yun guys, aside from that, yung refrigerant na ginamit ng bagong model nila na 10.2 cubic feet, na po siya, R600A. So guys, yung R600A na refrigerant has a low GWP and ODP or yung ozone depletion potential. Ang R600A daw, it is a non-toxic with zero ODP and very low GWP. So, GWP meaning global warming potential. So, ano daw siya? Ang R600A, ulitin ko, ay very environmental friendly. So, yun guys, unlike po dun sa 9 cubic feet nila na bottom freezer ref, ang gamit kasi noon na refrigerant is yung HFC na -134A. So, yun daw po is mataas daw po yung GWP noon. Kung hindi po ako nagkakamali, yung scale po niya is nasa 1760 GWP. Ay dalang toxic sa environment. So, yun yung difference po nila ng refrigerant. Yun guys, nag-come up po tayo sa ganitong vlog because of dun sa unang vlog po natin, no, nung discuss po natin yung buong features ng bottom freezer ref na to na 10.2 cubic feet. Marami kasi po doon nagtatanong kung paano po gumana yung Econabi inverter niya. Yun po yung bilog dun sa bandang taas na pintuan ng ref na to, yung kulay green pagka umilaw. So, ito po yung additional 10% na savings po natin aside from 40% na inverter technology ng ref. So, guys, ito na po. Paki-take note na lang po. Itatry po nating bigyan ng malinaw na kasagutan kung paano ba talaga gumagana yung Econabi inverter. So, guys, sa bottom freezer ref na to,
gumagana yung economy inverter niya based po kung paano mo siya ginamit within 3 weeks magmula po nung unang sinaksak mo po siya, nung unang bili mo, hanggang sa ika-3rd week niya. So, sa ika-4th week niya daw po, dun po gagana yung economy inverter. So, yun guys, ulitin ko, sabi ko nga kanina, depende daw po kung paano mo siya ginamit within 3 weeks. So, ito po yun. So guys, sabi rito, this refrigerator daw will learn the lifestyle patterns of your family. So, from opening and the time periods of infrequent use to perform economy operation. So, the refrigerator learns your lifestyle pattern from the previous 3 weeks. So, yun, take note po guys, from previous 3 weeks daw na paggamit. So, ito pa. And uses what it has learned from the 4th week onwards po. So, yun guys, sabi nga rito, si bottom freezer ref, i-memorize niya depende sa paggamit mo ng buong 3 weeks na diretso na unang gamit mo. Ano ba yung chine-check ng economy inverter? Chine-check po niya or minememorize niya from the time period na hindi mo ginagamit or bihira mo siyang ginagamit. So, minememorize niya po yun. Ano-ano po ba yung mga time period na hindi mo ginagamit yung bottom freezer ref? So, ito po yung time period ng from morning sa hanggang tanghali. Siyempre, pag morning gagamitin mo. After mong kumain, after kang makapagluto ng morning, ano na yan, hindi, siyempre hindi mo na yan bubuksan. And then, hanggang sa tanghali. So, sa tanghali, kunwari alas 12 ng tanghali, yun, magagamit yung ref because of kukuha ka ng mga, ano doon, magbubukas ka ng ref kasi kukuha ka ng soft drinks, kukuha ka ng tubig, and ayun, magluluto ka, di ba, ng pananghalian. Yun, ang susunod na time period na hindi mo ginagamit yung ref is yung ano, after ng lunch, di ba? Pag nakapag-lunch na kayo, siyempre hindi mo na bubuksan yung ref dahil tapos na kayong kumain. So hanggang hapunan mo na naman yun hindi magagamit yung ref. Diba? So, after mong kumain ng hapunan, so, yun na. So, yun guys. Siyempre, after maghapunan, ito na po guys yung long period na hindi po natin ginagamit yung ref. Kasi, matutulog na po tayo. So, ibig sabihin guys, magdamag po hanggang umaga na considered walang gagamit sa ref because of tulog lahat po. So, yun guys. Based po sa aking diniscuss na interval period time, especially sa gabi hanggang umaga na, doon po yun gumagana yung economy inverter na tinatawag. Yung kulay green na ilaw na bilog doon sa bandang taas ng pintuan, which is ito po yung nagbibigay ng additional 10% na saving sa ating kuryente po. So sa mga nakaka-experience po guys na wala pang 1 week umiilaw na po yung economy inverter, hindi pa po yun guys, minememorize na lang po yung pattern kung paano mo siya ginagamit. So umiilaw po yun pagka hindi po ginagamit or hindi po madalas binubuksan. So ulitin ko guys, ika 4th week pa po gagana 100% yung pinaka-economy inverter ng Panasonic bottom freezer ref na. Guys, very important reminders po para gumana yung economy inverter ng bottom freezer na to. Kasi guys, minsan sa pinagbilhan po natin, si salesman, hindi na po niya dinidiscuss po yun. So, dito sa vlog na to, ituturo po natin. Para po guys, hindi na po kayo mahirapan i-operate po yung economy inverter. So, yun guys, ito po yung nasa bandang taas na bahagi ng pintuan ng ref. In which, nandito na rin po yung mga push button controller ng ref kung saan mo makikita kasi may mga light indicator po to kung naka-set po ba siya sa minimum, sa mid, at saka sa max. And then yung quick freezing, dun mo rin makikita yung economy inverter nga na light indicator na kulay green na bilog. Guys, para gumana po 100% yung economy inverter, dapat daw po yung setting ng cooling temperature nito is dapat po nasa mid
para po 100% gumana po yung economy inverter. Saan po ba banda yon? Ito po yun guys, nakikita nyo po yung parang signal ng wifi. Kasi set po ito ng minimum, mid, and maximum. Sabi ko nga guys, para gumana po 100% yung economy inverter, dapat po nakaset po siya sa mid. Sa mid lang, sa bandang gitna. So na-adjust po yan, pwedeng i-max, pwedeng i-mid, pwedeng i-minimum. So yun, ilagay nyo lang po sa mid yung cooling temperature niya, which is ito nga guys. And then guys, additional lang po, hindi rin po gagana guys yung Econabi inverter niya pagka naka-operate po siya ng quick freezing mode. Kasi guys, yung quick freezing mode na tinatawag is considered as higher than the maximum set ng freezer. So pagka nag-operate po yung quick freezing, hindi po talaga gagana yung Econabi inverter. Kasi nga po, gumagana lang po siya sa mid settings. So sa bandang gitna lang po dapat palagi. Para 100% gumagana po yung Econabi inverter niyo po. So yun guys, I hope so na naliwanagan po kayo ng konti. And sana nakatulong po ako sa inyo, no? Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye!